mga kasari, mga kasuper. Good afternoon po sa ating lahat dyan. Time check natin is 4:20 p.m. So, hindi dapat ako mag-vlog ngayon. Kaya lang parang, nainis na naman kasi ako. Ayan, so, napakatuman, no? Talagang, ilang araw na halos wala tayong customer. Diba? Kumusta naman yung mga bentahan nyo na ating mga kasari dyan? Relate ba kayo na talaga sa akin na tagtuman? Alam ko naman na maraming mga kasuper ko, mga katindera ko na talagang nakakaranas ng mga ganitong sitwasyon ng tagtuman. Pero yung, alam mo yon, yung tipo na naaburido ka na dahil sa sobrang tagtuman, eh, heto pa dumagdag yung ating inis. Diba? So, for today's topic, guys, ano naman tayo? Chikan na naman natin sa ating about sa utang. Diba? Hindi matapos-tapos na usapin sa ating utang. Ayan, chikahan tayo sa ating mga pautang. Nakaka-stress lalo na pag ganito na talagang tagtumal, 'di ba? Tapos sabayan mo pa na single mom ka, tapos iniisip mo yung mga obligasyon mo, syempre nagpapaaral ng mga anak, tapos ganito pa na alam mo yon, yung sa maghapon na halos walang bumibili, tapos meron sa iyo na nakahiga ka sa kwarto, tapos tatawagan ka lang na parang pautang ng bigas. Wala na nga akong benta maghapon ng bigas, tapos utangan ka pa. Di ba? Kasi dito sa amin, guys, hindi naman talaga fast moving sa akin yung bigas. Tsaka isa pa, ang laki puhunan ng bigas. Di ba? Lalo na malapit kasi ako dito sa mga lahat ng mga bilihan, kaya hindi talaga fast moving sa akin ng bigas dito. Man sa akin, hindi naman talaga araw-araw may bumibili sa akin ng bigas. Kaya kung ano yung sinasain ko na klase ng bigas, yun na rin ang pambenta ko. Dito kasi sa yung nanay kasi ng customer ko dito. Yung nanay ng customer ko dito kasi 2 years na yung utang niya. Yung utang naman na ito is pera. Noong time na umutang siya sa akin, 5K. Dahilan niya sa akin na pambayad niya raw ng kuryente. Dahil noong time na yun, alam ko naman na naputulan sila ng kuryente. Nang, kaya, nung nakiusap niya sa akin na hihiram siya ng 5K, pinagbigyan ko kasi naawa ko. Yung pera na yun, pera siya ng tindahan. Pera ng tindahan, kadalasan yung naipapautang ko dito dati ng mga pera. So, pinapirma ko. So, usapan namin, may pinangako siya sa akin ng ilang araw. Siguro, sa ganitong petsa, babayaran niya. Wala pang 1 month yun yung pangako niya na petsa na yun. Pero hanggang ngayon, 2 taon na nung March. Itong March, 2 taon na, pero hanggang ngayon, hindi pa natatapos. May natitira pa siya ng 2,000. Yung pera na yun, syempre natural, pinatubuan ko. Kaya, konti lang naman yung pinatubo ko dun eh. Kung tutuusin, yung tubo, kung pinaikot ko yun dito sa aking tindahan, mas malaki pa yung tinubo niya. Dahil nga, syempre, tayo nakaranas din tayo ng hirap. Kaya, pagka may humiram sa akin dito, talagang pinagbigyan ko, lalo na nakikita ko yung sitwasyon na hirap talaga sa buhay.
Kaya, ilang beses na, na pinagsabihan ko tungkol sa utang niya na ito na nga, nag-usap kami, ito na naman. Natatapusin niya noong February dapat. Hindi na naman natupad noong February, kaya sabi na naman niya sa akin, March, ito March, maghihintay naman ako hanggang katapusan kung anong mangyayari sa usapan namin. Pinagbibigyan kong umutang dito yung mga anak, yung anak niya, ultimong anak niya na mga minor di edad, umuutang dito ng mga sardinas, na kung anong gusto nilang utangin, hindi naman malaki, kaya lang, pinagbibigyan ko lang naman, pero nakapaskil na talaga ako na bawal ako ng utang. Ayun, sabi ko nga, eto na naman, yung kinuha ng anak niya, may natitira pa siyang balance na 49. Imbis na yung pangako niya sa akin, Sabado, bibigay niya lahat ng utang niya, kasi 99 pesos lang naman. So, nag-down nung isang araw ba o kagabi ng 50 pesos lang. Kasi, yung mga anak kasi niya, mga nag-sumasideline ng pagtitinda dito sa, malapit dito sa amin. Nagtitinda kasi yung amo nila doon sa mga company. So, ganun. Kaya, inukuha sila na tagabantay. Yung mga bata na mga elementary pa lang, mga ganun, yung mga high school. Yung mga anak niya lahat may hanap buhay. Minor di edad man o hindi, may mga hanap buhay. Kaya hindi mo naman masasabi talaga na hirap, na gutom. Compare mo naman dito sa talaga mismong kapitbahay ko, na yung asawa lang talaga niya yung may trabaho. Tapos sa tatlo yung anak niya, nanay, walang trabaho. Talagang nag-aalaga lang talaga ng, kumbaga, full-time mom. Sabi ko, kanina, inutusan na naman, alam ko yun sa pakiramdam ko na inutusan ng nanay yung anak. Siguro yung anak ay mga 7 years old or 8 years old. Inutusan niya dito, batang lalaki, na pautang daw ng bigas si ate yung dinahilan ate niya. Pero ang alam ko nun, nanay ang nag-utos, diba? Kasi alam ng nanay na may utang pa siya rito na hindi nababayaran, kaya ang dadahilan yung anak. Kaya hindi ako naniniwala rin. Kaya hindi din ako nagpautang. So, sumunod naman yung anak na may utang sa akin na may balance na 49. Sabi niya, ate Kat, ako na lang, sa akin mo na lang ilista yung bigas. Hindi pa rin. Kasi nakakainis, guys, biruin mo, halos walang bumibili maghapon. Tapos, sasabayan ka ng utang, tapos bigas pa. Samantalang yung mga yan, sila yung na-share ko dati sa aking vlog na pagka na minsan, hindi naman sila rito bumibiling bigas kung may pera. Minsan nakikita mo sila, bibili silang bigas sa iba, mahuhuli mo. Nakita mo na nga, nakasalubong mo na nga, na may bit-bit, todo tago pa. Hindi malaman kung paano itatago yung binili sa iba. Tapos pag-utang dito, ang galing, no? Kaya sabi kong ganun, hindi na talaga ako nagpapautang, be. Pinagbigyan ko lang kayo. Sabi ko. Ang hirap, no? Parang kuminsan, naiisip ko nga, talagang zero utang na ako dito sa tindahan ko. Kasi, kahit na makisama ka, kahit paksamahan mo yung mga pinapautang mo, kasi nga, customer mo sila, kasi lagi naman silang bumibili sa'yo, kaya nahiya ka na hindi sila pautangin. Ayan, nag-aaway na naman yung sinasabi ko na mag-ina na minumura yung ng anak ang nanay. Kakalabas lang sa ospital ng anak. Ginawan lahat ng paraan ng nanay na makalabas sa ospital, tapos ito na naman kung kapagmura na naman sa magulang niya. So, yan guys. Kasi kahit nga ano yung pakikisama natin, di ba, sa mga pinapautang natin. Kasi kaya lang naman tayo nagpapautang ng mga tindera. Kasi nga, nakikisama tayo. Lalo na kung palagi naman silang bumibili rito. Kaya lang parang feeling natin minsan na kahit anong pakikisama natin, masama pa rin tayo sa kanila. So, ang gagawin ko na lang, zero utang na lang dito sa tindahan. Lalo na guys, napakatuman. Halos maubusan na tayo ng puhunan. Hindi ko na alam kung saan ko, ano pang gagawin ko susunod. Hindi ko na alam kung paano ko
ibabangon ulit ito. Kasi nga, sa sobrang tumal, syempre, lahat ng mga panggastos namin dito, dito ko lahat kinukuha. Tapos halos wala naman benta. Di ba? Kaya sabi ko, talagang isisero utang ko na talaga yung aking tindahan. Ayoko na magpautang. Kasi, sabi ko nga, di ba, kahit na nakapaskil na tayo ng bawal utang dito sa ating tindahan, meron at meron pa rin na hindi maaalis talaga yung pautang. Pero ngayon talaga, ipo-focus ko sa, iyaano ko talaga sa sarili ko, ipapangako ko sa sarili ko na bawal na ako talagang pautang. Ang hirap kasi eh. Tayo nagsasakripisyo. Kahit na sabihin mo may patubo. Siyempre, yung pera natitinga, imbis na nagagamit natin, na ibibili natin. Imbis na yung pera na pinautang natin, nagamit na lang natin na puhunan, di ba? Mas malaki. So, ngayon guys, siguro talagang yun na nga, naka-finalize na talaga yung isip ko na hindi na ako magpapautang kasi mahirap na, baka lumubog pa eh, di ba? Ayoko naman mangyari yung sa tindahan ko yung mga nangyayari sa ibang mga kasari dyan ng na bankrupt o nalugi ang kanilang tindahan dahil sa mga pautang, di ba? Ayan, so habang maaga pa, agapan na lang natin. So ayun nga guys, para sa mga kasari ko dyan, lalo sa mga baguhan na nagsasari-sari store at sa mga nagpa-plan na nagsasari-sari store, so tips ko guys na talagang pag magbubukas kayo ng tindahan nyo, talagang hanggat maaari, iwasan ninyo yung mga pautang. Kasi yan yung number one na dahilan kung bakit bumabagsak ang ating or nalulugi yung ating negosyo dahil sa pautang. Siguro much better na yung pakikisama, huwag na lang natin isama sa pakikisama natin yung pagpapautang. Kasi pag dinamay natin ang pakikisama sa pagpapautang, walang mangyayari sa ating negosyo. Ayan, so hanggang dito na lang ating vlog for today guys. Thank you for watching guys and see you on my next vlog. Bye bye! Please subscribe to my second channel and follow me and like to my everyday Scottish vlogs. You can join also to my group, Sari Sari Owner Business Group. It's all about Sari Sari business.